So ako lagi i-straight ng buhok ko. Ako lang naglalagay ng gamot para ma-straight siya. What's up mga balbonito, balbonita? Gagawa ako ngayon ng video kung paano ko ini-straight yung hair ko. Actually, hindi kasi ako nagpapasalon. Ano, super kinky, diba? Parang yung buhay mo. Magulo. Ang una natin gagawin ay kunin natin yung magic cream para po sa mga bata dyan na nanonood. Chemical na to, nakakasunog siya ng anit, so huwag niyo po itong gagawin. Kung hindi naman po kayo mga professional katulad ko. Summer Band Magic Touch yung pangalan niya. Tagal ko na siyang ginagamit, 2 years na. So yung buhok ko, tinan mo, super ano na. Double dead, triple dead na siya. Mura lang to. Kung gusto yung magtry, sa Hortaleza niyo siya mabibili. Sa halagang 58 pesos. Sabi ng mga natanungan ko, pag nag-i-straight ka ng buhok, dapat twice a year lang daw. Para hindi daw ma-stress yung buhok mo, hindi magtampo, para hindi ka makalbo, hindi masira yung buhok mo. So, syempre, di ba, pag nagpapasrito tayo ng buhok, maglalagay tayo ng kahit anong chemical sa buhok natin, para na rin natin siyang pinapatay. Kasi nadadry siya, di ba, hindi na siya yung natural hair natin. Una kong paggamit niyan, namatay na siya. So, tinuloy-tuloy ko na. So, hanggang umabot ng 3 taon. Pero para po doon sa mga hindi professional, huwag niyo pong gagayahin to kasi delikado to. Magpasalo na lang po kayo kung may pera kayo. Mas safe yun. Ang first step natin, dapat meron kang protection sa mata. So, tingin ka aking antipa. Nung nasang patay ako, tumalas siya sa mata ko. So, sobrang sakit. Buti na lang talaga, hindi ako nabulat. Para ako may sore eyes. So, nabulatan ko siya. Tapos, mamo siya sa tuwalya. Para hindi siya matapos sa balat. Dati nga meron sa tenge, kailangan wala akong maglagay dito. Boxes, supply, kailangan pinong para mabatak siya. Buksan na natin ang magic touch. Maglalagay na ako. I-apply ko na siya sa aking hair. Ayan, tapos ko na po siyang malagyan ng gamot. Nasuklay ko na siya para mabanat, para umisrit yung mga kulot-kulot sa buhay. So, mag-aantay po ako ng 30 minutes. Tapos, magbabalaw na ako. Kung wala pa yung 20 minutes or 30 minutes, tapos nakaandun aking pananakit or masakit, mahapde, balawan nyo na. Bago pa magsugat ang future nyo. Bago pa magsugat yung anit mo, you know. So, ayan, I'm done. Habang nag-aantay ako ng 30 minutes, checkahin ko muna kayo. Nalaman ko din to yung pagsisrate ng buhok doon sa kasama ko, katrabaho kong staff rep dati. Lalaki siya actually. Kulot din siya. So, ayun, siya nag-recommend sa akin na gumamit ako nito. Binigyan niya ako ng konti. Hindi pa ako bumili, pero binigyan niya lang ako ng konti. So, konti-konti ko din daw. Tapos, tinanay ko siya. Tapos, nakita ko yung ano, ang ganda. Nagandahan ako. So, dahil 3 years ko na nga siyang ginagawa, ako lang nag-i-straight ng hair ko. Hindi ko pa na-experience magpa-straight or pag magpa-reband sa mga salon. Kasi feeling ko, kaya ko naman. Saka mura. Kasi pag dun ka kasi sa salon nagpagawa, nagpa-straight. Umabot ng 1.5, 2.5, ganun. Ang mahal. 3.5, ganun, 3K. Eh, ito ano lang. 58 pesos. Ilang gamitan na. Ito yung mga picture. Kung gusto niyo makita, yung mga past 3 years na ginamit ko yung magic touch. Ito. Diyan. O, diba? Effective naman. Ang patot mo naman, kakakabot mo lang.
Bring, amoy mo? Nakipaglaro ka ba kay Blackie? Ito nga pala si Ken, yung pamangkin ko. Ito yung baby ko. One eternity later. Ayun, lumipas na po yung 30 minutes. Bambalawan ko na siya. Gagamit ako nito. Cream salt. Kailangan. Matanggal lahat ng chemical. Nakakalagay. Sa ulo mo. Bago mo siya lagyan ng cream salt. Ayun, medyo nahapit ko ng anak ko. Tumayag ko sa anak. Tawag dito. Is ganda program. Ang gusto mo mag level up sa ikirang. Mag-tiis ka sa sakit. At sigaduhin mo, walang matitiyak chemical sa ulo mo. Kailangan mo kuskusin pati ng scalp. Layo ko naman siya nito. Cream salt. Ayan, ibabalbad mo yung cream salt na mga 20 minutes to 25 minutes para lumambot siya. Ayan, antay tayo ng 20 minutes. After 20 minutes, pwede na ulit yung ulit siyang bandawan. A few moments later. Ang next ay, kailangan mo lang siyang patayuin. Gamit ang cool air. Gagamit ako ng blower kasi yung blower ko merong cool air. Ito yung cool, ito yung mainit. In fairness, walang ano, wala namang isang nalagas na buhok. Malakas yung kapit ang buhok ko. A few moments later. Ayan, after ko siya i-blower, ayan na siya. Ayan na po yung kinalabasan niya, pero hindi pa po yung tapos. Mas light na siya. Oh. Kulot ko dito sa ilalim. Nawala siya ng bahagya. Nawala siya ako kasi, no? Hindi na siya kulot. So, planshahin ko siya for the final touch. Alis dyan, ang gulo naman na ito. Magulo. Diba? Set na straight na siya. Diba, baby? Kiss. Dito. No! That's hot. Pag sa side na to, ganyan lang siya kaikli. Dito siya sa kabila. May eyebrow. Pag dito sa kabila, ganyan naman siya kahaba. So, hindi ko alam kung saan ko siya ipapagupit. Kung dito ba or dito sa kabila. Pag dito, mas bagay. Sa dito sa side na ito. Yung gamot. Tataga siya na 3 to 4 months. So, ayan. It's done. Pupunta na lang ako ng barber siya para ipagupit to. Yun talagang pudpud. At saka dito sa kabila. Pwede ba sa akin? Ay, hindi ko yan. Hindi. Ito lang. Ito pwede. A few inches later. At ito ang aking final look as you can see. Diba, super straight na siya. At saka shiny. Hindi ko siya nagawang mapagupit. Ganun pa rin siya, mahaba pa rin siya. Pero, yeah, dito lang ako nagpagupit sa side na to. At saka dito sa ilalim. Ayan. Comment down below kung effective ba siya o hindi yung ginamit kong magic touch sa aking buhok. And for the review, this is the before and after. And ayun, that's it for today. Dito na nagtatapos ang vlog na to. At kung nag-enjoy ka at natuwa at may natutunan ka sa aking video, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Just make sure to click on the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest and upcoming videos. Ako nga pala si Jael Jaamane. Bye!